Magandang gabi po sa Panginoon at sa inyong lahat. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa Panginoon dahil ngayon pong November 10 ay bali 28 years na po simula nang ako ay maaksidente. Nagbabike po kasi ako at araw po ng Biyernes yun nang maisipan kong magbike. Sa paakit ng Antipolo po ako nagbabike. At nang pauwi na po ako, ay nabangga po ako ng isang tama raw na lulan po ng mga estudyante ng Assumption School. Kasi po, nag-overtake po siya at nabangga ko sa pakurbadang lane po yun eh. Wala na po akong naalalang pangyayari after that. At ang sabi na lang nila ay tumama ang hip ko sa harap ng tama raw at ang ulo ko doon sa windshield po. Kaya puro kaliwang bahagi ng katawan ko ang tinamaan mula ulo hanggang paa po. At ang left hip ko ang sobrang tinamaan kaya nabasag po ang hip bone ko. At pati ang kaliwang binti ko nabali din po. Kaya sinugod ako sa Amang Rodriguez Hospital. Pero tinaya lang po yung left dito ko. May lugat po ako dito eh. Hindi daw po nila kayang gamutin ang ibang mga sugat ko kaya sinugot po ako sa St. Luke's Hospital through ambulance po at ayon po kay Sister Mirna ay nag 50-50 daw po ang buhay ko. Madalian po akong inopera, binuksan po yung tiyan ko kasi may internal bleeding po. Sa leg ko po ay may sugat at bubog ng salamin kasi nga nabasag yung ng ulo ko yung windshield. Ganun kalakas po yon. Ang tama. Ang binti ko po ay nilagyan ng bakal. At ang pinakamalala po talaga yung tama sa balakang ko na tumagal ng gamutan kasi nga po open wound po yon eh. Inabot po kami ng 2.5 months sa hospital. Doon na po nag-birthday si Sister Mirna. Pati yung Christmas and New Year, doon na rin po inabot. Sa panahon pong yun ay wala po akong natatandaan sa mga pangyayari. Kahit na isa. Sabi nga po ni Sister Mirna ay marahil inalis ng Panginoon ang memory ko kasi kung okay ang memory ko, baka hindi ko na makaya yung pains mula sa maraming ginawang procedures sa akin sa paggamutan. Simula po nung araw na yon at nakomatos pa daw po wala ko 2 days. Kaya dinala din ako sa ICU. Patuloy po ang paggamutan at inabot po ang almost 2M ang nagastos namin. At napakabuti po ng Panginoon. Hindi po siya nagkulang sa amin sa pangangailangan pinansyal. Patuloy niyang binless ang business po namin. Lumakas po ang mga orders, madaming orders po aming natanggap. Hindi po akalain ni Sister Mirna kung saan nanggaling ang pinanggastos namin sa halos 2 buwan mahigit na pagtigil namin sa ospital. May 2 nurses po kami at PT araw at gabi, mga gamot at iba pang needs. Ang Panginoon ang nag-provide ng lahat ng financial needs namin. Magkatagal din po ako naka-recover at nag-itakad. Payat na payat po ako noon at nakahiga lang palagi dahil hindi pa po ako makatayo dahil sa sugat na nasa balakang ko. At kalaw lang po ay unti-unti na rin pong gumaling at alalay lang po sa paglalakad. Gumamit po din ako ng wheelchair at walker. At inalalayan po ako sa paglalakad kasi umiksi po ng ang haba ng left leg ko. Ang mga anak ko po ay at that time si Casey po ay 7 years old. Okay, 7. ICF5, si Maureen ay 3 years old pa lang. Kung ako po ay nawala noon
na hindi mo na po makikita ng nagtapos ang pag-aaral, nakapagtrabaho at nakapag-asawa. At sa ngayon po ay nagkaroon na rin po kami ng apo ni Sister Mirna. Nagpapasalamat din po ako sa buong kapatiran ng Jewels sa pangunguna po ni Pastor Papa na patuloy po ang pagdalo sa akin at lalo na po sa panalangin para sa aking complete healing at past recovery. At lalo na po nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Jesus sa pagpapadama niya sa akin ng pagmamahal. Simula nung araw na ako ay maaksidente, dahil hindi niya ako pinabayaan at pinagaling niya ako mula sa aksidenteng yun, at dalayan ko sa Lord na ang second life na ibinigay niya sa akin ay maipaglingkod ko sa kanya hanggang siya ay muling dumating. Purihin na Panginoon.